Pag-dispatch mo na ba sila? Dumating si Rian bago ko pa siya na-dispatcha. Dumating lang si Rian, naganda kumahog ka na. Bakit? Magaling ba si Rian kasi sa'yo? Hindi. Linisin mo yan. Siguraduhin mo lang na wala na sila sa landas ko. Ayoko na ng dagdag pa sakit ng ulo. Sigurado ka ba dyan sa impormasyon na kuha mo? Si Eli lang ang nakakita ng bumarang sa kanila. Kahit may kondisyon siya, alam ko nagsasabi siya ng totoo. Si Alex. Eli! Eli! Franco! Sabunin natin sa sakyan! Bilis! Patunay, sir. Walang kadudatura. Sinumbleas yan. Siguro naman, sir. Paniniwalaan niyo na ako. I want you to run an investigation on Captain Alexandra Noblejas. He's under the suspicion of espionage. I want no stone unturned. Naintindihan niyo? Nakapigilan ko yung mga tao ni Chago. Pinasabi niyo ang tao ni Chago yung mga hindi mo mga balota na ibigay sa natin. Ano nangyari? Dinukot si Ilay sa ospital. Sino dumukot? Si Captain Alex Noblejas. Siya yung SP sa kanon. Siya si Quatro. Kailangan ko silang mahal. Hindi ako papayo na may mangyari pang masama. Kumalma ka rin. Kakalma ako kapag kasama ko ng ligtas nila. Alam mong hindi magiging madali sa iyon. Kahit ako, inaamin ko natakot din ako. Pero nagtiwala ka. Nang dahil doon, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Binigyan mo ako ng pag-asa para baguhin yung buhay ko. Alam ko, pero importante rin sa akin yung pamilya ko, Ivan. Importante din sila sa akin. Pati na rin ikaw. Sir, kaya kita ipagtanggol hanggang sa dulo. Paglalaban kita. Eh, paano mo naman gagawin yun? Paano kung hindi niyo mapabagsak si Chago? Habang buhay na lang tayong ganito? Habang buhay na lang tayong magtatago sa kanila? Hindi ko hayaang mangyari yan. Pag napatunayan na namin at napakulong na namin si Chago, maiintindihan na ng kuya mo yan. Hanggang kailan? Kailan mangyayari yan? Ayawan na ba ito, Claire? Talaga nakapag-desisyon ka na. Wala na akong magagawa ito. Kaysa naman ipilit ko ito, ikaw lang mahihirapan. Pero Claire, gusto kong malaman mo na mahal kita. Kapalit tayo. Sandali. Hindi ako pipitaw, Ivan. Mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Sandali. Tol. May alam.
alam ko ang mga lugar ni Tiago na pwede niyang pagtaguan ng tao. Para saan to, Tol? May dinukot si Tiago. Kaibigan ni Rian. Si Eli. Si Ivan, padala na siya ng mga listahan kung saan nila pwedeng itago si Eli. Hindi makakapahayag si Tiago na hindi makaganda sa mga ginawa natin. Kung si Eli ang gagamitin niya para maghigante siya, hindi ko alam kung anong pwede kong gawin sa kanya. Sira ang diskarte mo. Baka maaksidente ka pa. Gagawin natin ang lahat para mahanap si Eli. Kumuha lang ng pag-asa. Ano bang balita kay Eli? Nagkakaroon ng investigasyon sa buong campus at sa ospital. Pero yun ang huling balita ko. Kailangan may gawin tayo para mas mabilis ang pagpahanap natin kay Eli. Masyadong oras. Kailangan buuhin mo ng bomba ito. Masusunod, General. Target area na pinit niya. Kami rin pa malapit na. Palitaan niyo ako kapag nakita niyo agad si Eli dyan. Kahit anong makita niyo dyan. Okay, copy. Keep me updated. Sige, kayo rin mag-ingat mo kayo. Ayos ko lang. Kailangan natin makita agad si Inay. Hindi ako papayag na tumagal pa siya sa kamay ni Tiago.
sasabuan natin to. Sa isip mo, Tiago. Nagkanda hirap-hirap at pagod tayo, gumastos tayo na napakalaki, kanya-kanya ka nalang magpapatalo? Akala ko ba hindi ka magpapatalo? Akala ko ba wala sa bokabularyo mo ang matalo? Teka. Kali mo naman daw. Sino ba ang nagsabi na tinalo nila ko, ha? Sino? Talaga akong makitang senyales ni Eli doon sa bahay. Babalikan ko na lang. Hanapin ko. Rian, dalawang beses ko na inikot yung bahay. Pero wala talaga. Ano bang si Eli nagligtas sa akin? Siya nakakita sa akin. Palitang-litang sila. At sa Barrio Santo Francisco. Hindi niya ako hinusga. Kinamutila nga nang sabihin lahat ng mga sukat ko. Pinrato nila akong pamilya. Mula noon, hindi na nagbago yung turunan namin sa isa't isa. Franco, pamilya ko nang nakasalalay dito. Para sa'yo na maligtas si Eli. Rian, pero kung hindi tayo mag-iingat, hindi natin magagawa yun. Si Eli, dapat magkakahuling-huling tao nakakaranas ng pananakit ni Tiago. Hindi siya dapat nadamay dito. Napakabuting tao ni Eli. Franco, hindi siya pwedeng mawala. Sarihan. Nalaban tayo. Malayo pang matapos ang bilangan ng boto, pero may isang senatorial candidate na ang maagang nag-concede o tinanggap ang pagkatalo. Panoorin natin ang pahayag ni Santiago Guerrero sa kanyang post sa kanyang social media account. Nagpapasalamat ako sa lahat ng aking mga kababayan na bumoto sa akin. Hindi man tayo pinalad na makapasok sa Senado, may nangangahulugang tapos na ako. Patuloy pa rin akong tutulong sa aking mga kababayan. At hindi mapipigilan ang mga hangarin ko para sa ating bansa. Higit sa lahat, hindi ako mapipigilan ng aking mga kalaban. Ipagpapatuloy ko ang mga plano ko para sa Pilipinas. Kahit na normal na mamamayan ako ng bansang ito. Gago! Maraming salamat muli sa inyo lahat. May mali. Ano
naman mali doon. Pero hindi basta-basta tumatagap ng pagkatalo si Tiago. Ang ibig mong sabihin? Hindi lang yung pagkapanalo sa Senado yung plano. May iba pa. At alam natin na hindi siya titigil hanggat hindi niya hawak yung kapangyarihan sa buong bansa. Kung hindi niya ito sa eleksyon makukuha, gagamitin niya yung ibang paraan sa plano niya. May balita na ba si Del Fierro? Kaya kailangan natin mahanap agad si Cuatro. Sa kanyang maksa. Sigurado meron ng alam sa mga plano ni Chaco. Nag-awol na daw si Noblejas eh. Pero wala pang impormasyon kung nasan siya. Santi? Oh. San? Mama, Papa. Santi, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo, anak? Sa basketball po. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko po makasama si Papa. Papa. Yeah. Natalo daw po kayo? Oo, oh, anak. Natalo. Sumusuko na po kayo, Pa. Santi, hindi porket sumuko ako ang ibig sabihin nun ay natalo na ako. Minsan, may mga laban na kailangan mong sumuko para ihandang yung sarili sa isang mas malaking laban na mas ipapanalo mo. Tayo pa rin ang mamamahala ng bansang ito. Sa isang paraan na walang sino man ang mag-aakala. Tandaan mo yan. Masakit ba? Hindi na po. Ha? Okay ka ba, anak? Opo. Ayos lang po. Kamag-alala. Kaya ni Santi yan. May mga nagawa na akong bomba ni Mama. Pagpapatuloy kong paggawa ng iba pa.
sigurado kayong secure at isolated yung warehouse sa paglilibatan nito? Alam niyo naman may problema sa utak ko, di ba? Baka gumawa ng ingay, may makarinig na ibang tao. Sige, sige. Ililipat ko na siya dyan ngayon. Gusto mo pang mabuhay. Hello? Nanang! Nanang! Nanang, tulungan mo ako, Nanang! Tulungan mo ako! Tama ka. Anak mo yun. Gusto mo ba siyang makita? Ibalik mo sa akin ang anak ko, ha? Ibalik mo! Ikaw ang sumundo sa kanya. Itatext mo sa'yo ang address kung saan mo siya pupuntahan. At siguraduhin mong wala kang ibang kasama kung gusto mong makitang buhay pa. Hello! Sol, wala yung tawag. Nag-aalala lang ako kay Ilay. Nakita niyo ba si Isabel? Kausap ko lang kanina eh, tapos bigla na lang siya umalis. Ay, hindi ko rason eh, bakit? Hindi ko siya makita. Wala siya sa room niya, wala siya sa chapel. Halos inikot ko na yung buong ospital eh. Tinatawagan ko rin siya pero hindi siya sumasagot. Ang sabi niya, kanina gusto lang daw niya magpag-isa. Sige, pero hindi ko alam kung nasan siya. Tita, may nangyari ba nung huli niyo siya nakita? Nung binisita ko siya sa room niya, medyo balisa siya. Hawak-hawak lang niya yung phone niya. Hindi kaya nakakuha na siya ng tawag mula dun sa kumuha kay Ilay? Hanapin muna namin siya. Magpapatawag ako ng mga tao. Subukan din namin siya tawagan pero hindi siya sumasagot. Hindi rin namin siya makita sa buong ospital. Sigurado kayo? Oo. Check ko na rin yung CCTV para makasigurado. Kung makakausap mo siya, kailangan natin masiguro na ligtas siya. Hello?
sumagot ka. Diyos ko, tulungan mo ako. Sana maintindihan nila ako sa gagawin ko. Kailangan mailigtas ko ang anak ko.